sabihin, marami talaga ang mga taong mapanguri. Kahit pasahalay ng mga tinatawag na gabay ng mga mag-aaral. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Carmina sa ating dulang sa kanyang panahon. Irresponsable ang klaseng ito. Pahuli-huli sa pag-submit ng thesis? Hindi kayo marunong sumunod. Sinabi ko na nga, 11 a.m. dapat, nasa akin na ang lahat ng thesis. Hindi pa rin kayo sumunod. May nagpasa pa ng 1 p.m. Wala talaga kayong kwentang estudyante. Quiet! Quiet! Dahil sa kapabayaan ninyo, 70% ng klaseng ito ay babagsak ko. I said quiet! Leksyon niya sa inyo para matuto kayong sumunod sa professor ninyo. Hindi ako tulad ng ibang professor na makukuha niyo sa joke. Okay? You may go out now, mga irresponsable. Walang kwenta! Nandito, Mr. Joel Vasquez? Ma'am, inaon ko po talaga na kayo lang narito sa faculty room para makausap ko po kayo. Ano nga ang kailangan mo? Marami pa akong gagawin. This is about my thesis, Ma'am Illustre. Ma'am, please, give me another chance. Another chance? Oh, Joel, pangatlong beses mo na itong babagsak. Yung naunang dalawa nga lang sa ibang professor. I'm sorry, ma'am. Pero promise, ipasan nyo lang ako. Hindi na ako magiging pabaya. Malaki ang kasalanang nagawa mo. Aside from your poor performance sa subject ko, nangopya ka pa ng thesis, ay dapat nga i-report kita sa dean. Pero dahil may awa pa rin ako, hindi ko ginawa. Kaya nga po, ma'am, lubusin nyo na lang pong awa nyo sa akin. Bigyan nyo na lang ako ng ibang project. O kaya ng ibang punishment. Tatanggapin ko po. But please, huwag nyo akong ibagsak. Magagalit na ng gusto sa akin ng daddy ko eh. Well, hindi naman ako mahirap kausap. Aawa nga ako sa iyo. Kaya hindi ko sinabi sa klase na ikaw yung nangopya ng thesis. Ma'am. Okay, sige. Bibigyan kita ng chance. Ipapasa kita. Oh, thank you, ma'am. Thank you po. Yon ay kung magkakasundo tayo. Oh, ano pong ibig niyo sabihin, ma'am? Pasado ka na sa subject ni Ma'am Illustre. Right, Denver. Oh. Kaya next year, fourth year na rin ako. Teka, ano bang ginawa mo? Sabihin mo naman sa akin, para magawa ko rin, nang pumasa rin ako. Kaya nga, makakaya mo rin yun. Sabi nga niya, handa rin siyang kausapin ka. Talaga? Oo, sabi. Ano ba kasing ginawa mo, pare? Simple lang, makipagkasundo ka sa kanya. Paano makipagkasundo? Mukha masaya ka ngayon, Carmina. Hindi tulad kahapon na nangungunsumi sa mga estudyante natin. Ay, nako, Esperanza. Ganon talaga ang buhay. Hindi lang sa ating mga professor, kundi sa lahat ng tao. Minsan masaya, minsan malungkot, nakakagalit. Pwede ko bang malaman kung anong nagpapasaya ngayon sa best friend ko? Nakumpleto ko na kasi yung bayad sa lupang binili ko sa probinsya. Oh. Kaya wala.
wala na akong problema. Ay, mabuti naman at nagkapera ka. Pasensya na talaga ha. Hindi kita napahiram noon dahil nga inoperahan ng asawa ko. Ay, kalimutan mo na yon. Nauunawaan naman kita eh. At saka, nagkapera naman ako. At magkakapera uli. Ha? Sa buong magitan ng mga bobo at irresponsable nating estudyante. Have a seat, Miss Marquez. Thank you, Ma'am Ilustre. Bakit niyo po ako pinatawag, Ma'am? Dahil isa ka rin sa mga late na nag-submit ng thesis. Ma'am, sorry po. Pero 30 minutes lang naman po yung late ko eh. Baka naman po pwede niyo akong patawarin. Hindi lang po kasi ako agad na ihati dito sa school eh. Kaya na-late po ko. I don't care. Ang rules ko ay rules. Ma'am. Kung bakit naman kasi dito ka pa nag-enroll sa eskwelahan na ito. At education pa ang kinuha mong kurso. Hindi ka naman tatanggaping magturo sa regular school. Suspend naman po ako magtuturo kung sakali, ma'am. At mga visually impaired po ang i-handle ko. Alam mo, may estudyante kami rito, ha? Graduating na siya. Dinascourage ko. Dahil hindi naman siya makakapagtrabaho dito. Kaya ayun, umalis. Kaya kung ako sa'yo, you better stop. Change your course. Para may mangyari pang maganda sa buhay mo. Hindi bagay sa'yo ang kursong education. Narinig ko kanina mga sinabi mo sa estudyante nating si Lillian. Oh. Bakit naman sinabi mo ang ganun sa bata? Esperanza, nagsabi lang ako ng totoo. Tingnan mo ang itsura niya. Bukod sa hindi nakakakita, ang liit pa ng isang kamay. Ay halos hindi magamit. Paano siya magtuturo? Carmina, tayong mga professor, narito hindi upang hatulan ang mga estudyante natin, kundi para tulungan silang maabot ang kanilang mga pangarap. Pero sa ginagawa mo, pinahihina mo ang loob at pag-asa nila. Esperanza. Anong gusto mo? Habang buhay silang bigyan ng ayuda ng pamahalaan? Eh di ba mas maganda kung makakapagtrabaho sila kahit ganyan sila? Ay nako, tigilan na nga natin ang pag-uusap na ito tungkol sa Lydia na yon. Ay, abala lang siya sa akin. Ano? Inaalok niyo ako ng bayad kapalit ng pagpasa ko sa inyo sa subject ko? Yes, ma'am. Pwede naman po yun, ma'am, di ba? Tulad ng ginawa sa amin ni Ma'am Carmina. Tayo lang naman akong nakakaalam eh. Oo nga o. At ito palang dahilan kaya kayo nakapasa sa subject niya. Yes, ma'am. Kaya sige na ho, pumayag na kayo. We will give you the same amount. Nalulungkot ako sa mga sinabi mo, Lillian. Dahil hindi dapat na marinig sa isang professor na katulad ni Carmina ang mga ganong pagsasalita. Sa totoo lang po, nasaktan po ako, sir. Pero dahil naniniwala po ako na lahat ng tao ay may karapatang abutin ang kanilang mga pangarap, nagpasya po ako na huwag magmukmok
at umiyak na lang sa sulok. Kaya po ako nakipag-usap sa inyo. Kailangan ko ang iyong determinasyon, Iha. At sana nga matupad mo ang iyong pangarap. Salamat po sa pakikipag-usap niyo sa akin, Sir David. Kahit po presidente kayo ng university, nakinig pa rin po kayo sa akin. Good afternoon, Sir David. Oh, come in, Miss Santiago. Sana mong may paglilingkod ko. Sir David, bakit niyo po ako pinatawag? Tungkol sa mga sumbong laban sa'yo, Carmina. Oh, sumbong? Ano yun, sir? Sino po nagsabi? Ang pangiinsulto mo sa iyong estudyante. Ah, alam ko na. Nagsumbong pala sa inyo si Lillian. Paano naman, sir? Kasalanan niya. Late siyang nag-submit ng thesis. 30 minutes. Napakalaking kasalanan na ba na malate ng 30 minutes? Para insultuin mo siya ng ganun? Sir? Paano kung nagpangamatay siya? Dahil sa mga sinabi mo. May mga pangyayaring ganun. At napabalita pa. Kaya Carmina, hindi mo dapat ginawa yun. Ang pangiinsultong yun. I'm sorry, Sir David. At ang isa pang hindi mo dapat ginawa ay ang grades for sale. Sir? Kailan kasi eskwelang ito, Miss Ilustre. Pati ang mga matitinong professor na dadamay sa maling ginagawa mo. Sir David. Umami na sina Joel at Denver. Binayaran kanila ng malaking halaga para ipasa mo sila. At maging si Esperanza, inalok nila para makapasa sa subject niya. Sir David, I'm sorry. Hindi na po ng aking pagkakasala. Ng munting karunungan sa paggawa ng kasamaan at sa panlalait ng kapwa upang di masira ang magandang kapalaran sa kanyang panahon.